Ano po ba itong si Floyd Mayweather na sabi ko sa inyo na dati nasa Saudi Arabia at tagal naghihintay? Ngayon po, andito na siya sa Canada. Di ba nabanggit ko sa inyo at bibigyan niya tayo ng kaunting pasilip sa video niya. At maybe sa susunod, kukulab tayo kung paano siya nakapag-apply. Ito siya, panoorin niyo. Good morning, Daddy Lou Vlog. Ito na yung pinangako kong video sa'yo. Good morning po mga kababayan. Ito, nandito na po ako sa Canada, sa Kitchener. Nakarating din sa haba ng pag-aantay. Ito ang apartment ko, dito po ako nakatira ngayon. Ikot ko lang po kayo. Binabati ko po lahat ng mga viewers at nakikinig sa mga vlogs ni Daddy Lou Vlog. Magba-vlog din po ako, subaybayan niyo po. Antayin niyo po Floyd Mayweather, ako po 'yon. Thank you. Ayan, good morning mga kababayan natin. Maganda nga po siguro sa ibang bansa, no, sa ibang lugar. Ito po yung napukaw ang aking attention dito sa ating mga nag-message at nababasa ko. Napakahaba ng message yan. Pasensya dito sa iba, hindi ko pa nababasa. Napaka marami ako nakita na talagang kailangan nating sagutin kaagad dito ano, sa vlog na ito, yung mga sa topic natin ngayon. Ano. So meron tayong pag-uusapan ngayon dito, yung unang-una kung paano pag-apply. Kasi marami pa rin sa ibang bansa, nasa ibang bansa kayo. Kasi marami pa rin po nagtatanong eh. Marami pa rin pong hindi nakakapanood ng mga vlog kong luma. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, ano? Panoorin nyo po yung mga lumang vlogs ko kasi nandun na po lahat itong mga idea na ito eh, kung paano. Pero ulitin ulit natin para sa inyo. At yung pangalawa natin, yung proseso kung nasa ibang bansa ka, apply kung legit ba yung agency na yun, ano? Kasi related to eh, how to apply sa cross country at yung iba naman, pwede na rin mag-apply dyan, ano? Pero may mga advice ako sa inyo. Tapos yung pangatlo, yung ano ba yung mga dapat mo talagang bayaran. Ito ha, ito yung mga dapat mong bayaran. At yung pang-apat po, ito pong nabasa ko dito, itong proseso ng visa nyo at pinaprocess yan. Na kung kayo ang magpapadala sa embassy sa Manila, meron po tayong mga bibigay sa inyo mga talagang bagay para malaman natin kung ang kausap nyo ay legit or scammer, okay? Sige guys, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa channel na to, kasi subscribe ka at saka click mo yung notification bell. At ganoon na rin, kung bago ka, balikan mo yung mga videos natin sa mga luma para na sa ganoon magka-idea ka pa ng gusto. Dahil sa pangarap mo, kailangan konting tiyaga lang at mabuo yan. Mayroon po yung pa-shortcut-shortcut eh, yung mga ilang videos lang pinanonood nyo. Dito po sa channel natin, ano po tayo eh, nagbibigay po tayo ng idea talaga kung paano. So, kailangan nyo pong balikan yung ating mga lumang videos, kagaya po ng ginawa ng ibang ating mga kasamahan na nandito na sa Canada at nagtagumpay na. Sa katunayan, may mga susunod tayong mga vlogs at yung mga bagong dating, ikukulab po natin at nasa ganun. Makita nyo sila at kung paano ang kanilang mga ginawa. Marami po naka-line up eh, so talagang abangan nyo to. Meron akong mga interview na galing South Africa. Cross country ng Canada kung paano mga ginawang application. TFW. Okay? So, okay, eto na. How to apply sa cross country. Nasa Malaysia ka, nasa Taiwan, Saudi Arabia, o sa masulok ng mundo. Ito yung mga nabasa ko eh. Ang pag-a-apply po ng cross country, ay pwede dyan sa lugar nyo kung saan ka nandun. Ang tanong lang, tanong nyo rin sa akin, ano, kung legit ba yung mga agency na yun. Tatapatin ko po kayo, wala po akong idea talaga sa mga ganitong agency sa ibang bansa. Ang may bibigay ko lang po sa inyo na tips dito ay mapagtanong-tanong, mag-i-post nyo sa Facebook and then baka may nakakilala. And then i-profile nyo yung history ng company, kailan sila nag-establish. Diba? At kung dyan sa lugar nyo, meron mga website na meron silang listahan ng mga legit at mga scammers na mga agency, ay mas maganda rin pumasok kayo sa mga site na gano'n. Sa profile, tingnan nyo yung mga reviews ng company na ng ano nito, kung may mga reviews sila or makikita nyo yan doon eh, yung loob no mismo ng website nila kung talagang legit o hindi. Ano. So yun yung mga may bibigay ko lang sa inyo, tip.
At yung pangalawa niyong option, ito nga yung pagre-registered sa mga agency sa Pilipinas na pinapaliwanag ko nga dati pa, na wala kayong gagawin kundi mag-registered muna. Sundin nyo, comply nyo yung anong hinihingi ng agency katulad ng POS at e-registration. Kailangan yung pumasok muna sa POAA bago kayo mag-start na sa agency. So, pag nakompleto nyo yan at na-approve na kayo, nakapag-sign up na kayo, meron na kayong access para sa mga trabahong nakapost na madali nyo applyan. Pwede nyo applyan kahit saan kang lugar nandun. Nasa online, through online lang to, ano. Kagaya nitong isa nating kababayan na nag-comment sa atin at pinakita niya sa akin yung email sa kanya ng ano ng IPAMS at hinihingi na sa kanya yung mga documents. Actually, hinihingi sa kanya yung mga documents niya at chine ko naman legit naman yung link, ano, talagang IPAMS talaga. So, kailangan mo lang sundin yung Brad kung ano man yung hinihingi sa'yo, send mo yung mga documents na hinihingi. Ano? Tapos may link naman sila rung binigay, yung naka-highlight na blue, i-click mo yon kasi babagsak ka dun sa job nila na ano. So, yun. Maganda yon at yun po ay taga ibang bansa rin to, taga malayo rin ito. So yun po yung pamamaraan na pwede nyong gawin kung nasa ang lugar kayo, ano. Ganun lang muna. Medyo mahirap-hirap pumasok mag-registered kasi nga po sa volume, sa dami ng tao, ano, sa dami ng nag-a-apply dahil nga sa pandemic. At naging ganito na lang yung pag-a-apply. So madalang na yung walk-in. So yun po yung pangalawa, ano, na makatulong. At kung more information pa, balikan nyo yung mga video natin luma at makakatulong pa ulit sa inyo yan. Okay po. So, pagdating naman sa proseso at dahil nandiyan kayo sa ibang bansa, importante po na pagka nag-submit ka na ng mga documents mo at nakuha na lahat at nag-usap na kayo, importante po, meron kang retainer agreement na pipirmahan. Doon po nakasaad yan eh. Nandiyan po itong agreement na ito, nakasaad dito kung kailan ka magbabayad, ano ang pagbabayad mo, kung ano ba ang proseso mo, ano. Ano ba ang mga babayaran mo? Ano ang hindi sakop doon sa binayaran mo? Kasi po, kalimitan sa ganito, nagbayad ka ng consultant, ikaw pa rin magbabayad na halimbawa ng biometric at medical. Okay? Ito naman pong nasa Pilipinas na panigme-medical na at pinagbabiometric ng hindi ko alam kung sino kausap nila. No? Ang masasabi ko lang po, bago po kayo magpadala ng pera, kasi dapat may request yan eh. May request muna yung medical na yan eh. Pwede po kayo magbayad sa medical kung saan man at doon sa request na yon naka-instruction, may instruction doon kung saan ka pupunta na medical o hospital man, kung saan man, nandun yan, naka-instruct yan. So pwedeng doon ka magbayad. Okay, kailangan po galing sa immigration yung request nyo kasi sila na po yan ang humihingi nitong medical na to dahil for visa na kayo yan, ano, tsaka yung biometric. So importante po yun, ano. Kailangan ganun. Hindi po yung amin ang hihingi sa inyo $600, papadala nyo doon, tapos ganun, magme-medical. Well, hindi po, ano, dapat isend sa inyo yung request at kayo ang pupunta ron. Magpapabook kayo ng appointment doon sa nakalagay sa kanila, mamimili ka doon kung aling hospital, papabook ka ng appointment bago ka pa pumunta. So, ganun po yan, ha. Yan po yung mga legit, ano. So, may ko-compare nyo yan. At syempre, dito naman, sa nag-message din sa atin, may nabasa na ko, kanina ko pakausap, meron din siyang kausap, ano, sa ibang bansa, sa Quebec yata. Pagdating dito sa pag-process ng visa niya, kaya nga tinanong ko siya, kasi dapat sa Manila ang visa nito eh. Kasi nasa Manila siya eh. Hinihingan siya ng pambayad para sa deliver. Yung mga ganito po, ano, yung mga ganitong klase ng sistema, parang medyo nakakapag-isip. Dahil kung ang papeles nyo po ay ready for visa na at isi-send na lang sa embassy, pwede nilang i-direkta yan sa'yo sa home address mo. Pag dumating yung documents mo, kailangan mong makipag-ugnayan sa embassy sa Manila. Kukuha ka doon sa kanila ng appointment at meron ka dyan pipiliin kung pwede kang pumili ng mga courier nila na legit, ano, na pwedeng pick upin yung iyong papeles at ibalik sa iyo pagka natsapan na ng visa. So ito po yung mga legit at yung mode of payment po nito nakalagay na rin dun sa envelope dun sa package mo na pipick upin sa iyo. Nasa loob po yan. Yan po ay payable sa embassy at yan po ay form ng
manager check. Hindi po sila pumapayag ng ibang form. Ano, so manager check po. Kukuha ka po sa bank ng manager check under sa name ng embassy. Kung ano yun, in-instruct sa'yo kung ano yung name na yun sa embassy. So, yan po yung legit. Tapos, ilalagay mo sa loob ng envelope. And then, dahil naka-schedule kung anong pick-up, bibigay mo sa mga courier. At kung wala namang pick-up sa lugar nyo, pwedeng ikaw magdala niyan doon mismo. And then, yung balik, talagang matik yan. Matik na sa courier nila. Matatanggap niya. So, ganito po. Ano, yan po yung mga legit na transaction. Tapos, ito pa po. Ano, ito namang mga nakakakuha ng information nyo sa Facebook nyo at nag-i-email sa inyo na biglang-bigla na lang papadalang kayo ng mga company. Napakadali lang pong gumawa niyan eh, ng mga ano ng website ng company at tapos isend sa inyo. Ano. So, maniguro po tayo tapos naniningil ka agad sila. Meron kayong babayaran kalahati, meron kayong babayaran na sa medical or sa visa, babayaran kayong ganito. Ano? Meron mga naniningil ng advance kaagad. So, ito po mga ganitong sistema na transaction, ito po, 100% scam. Ngayon, kung ang employer po ay na-search ka talaga at interesado sila, sila po ay ang magkukusa at hahanap ng paraan para maproseso yung papeles mo. Uulitin ko po, kasi yan eh hindi ka magbabayad yan dahil sila ay nakasearch sa iyo. Ano? Ang papadala sa iyo niya, pag-ready na for visa ka na, papadala ka ng request para sa biometric at saka sa medical, which is pwede mong doon bayaran. Yung request na ito ay padadagaling sa IRC, galing sa immigration to. So, hindi sa kanila yung pera. Diba? Hindi po. Kailangan, padala ka ng request. So, iyon yun, ano? Pagkatapos, dito naman sa mga kababayan natin na talagang parang nakakatanggap din ng yung iba, no? Nabibigyan ng sabihin na job offer, ganito, ganun, ano? Kung hindi po sila ang mag-aasikaso ng mga papeles nyo, pwede nilang ipadala sa iyo yung job offer na yan. At itong job offer na ito, pwede mong i-apply, do it yourself, or kumuha ka ng consultant kasi makakatipid ka, kasi may job offer ka, mas makakamura ka. Ito po yung kaimportantihan ng may job offer. At itong job offer na ito, pwede mo rin itong i-apply sa any program ng Canada. Like, kung halimbawa gusto mo maging landed ka agad, ano, under the provincial nominee program, express entry, meron kang job offer, malaking tulong ito. So ito po yung ibig sabihin ko yung mga legit. Kasi meron pong job offer bibigay sa iyo, di ba? Tapos sisingilin ka. May sisingilin ka agad sa iyo para daw ma-process. Mag-isip-isip po tayo, ano, mag-isip-isip po tayo kasi po ang job offer na yan ay dapat yan ay ina-apply ng employer. Bago pa po mabigay sa iyo yung pangalan ng job offer na yan, yan po ay naka-post muna dito ng 30 days. At pag wala nag-apply, pwede na. At same thing po, kung talagang yung employer interesado sa iyo, ay sila po mag-aasikaso nito. Either na hingin mo yung job offer at ikaw na mag-aasikaso. Kasi po, ang job offer, mura lang po itong binabayaran ng employer. Hindi naman ito kamahalan. Mga $300 lang po ito, $300. So, kaya lang, ang employer po, meron po yung account sa CIC in order to makakuha ng ganitong klase ng request ng mga job offer na ito, ano. At yan ay pinopost pa sa local bago pa mabigyan kayo. Kaya ito po, ano, ito yung mga tips na ano ito sa inyo. Malaking bagay ito kasi meron mga job offer na kuno. Nababasa ko dito. Doon pa lang po sa job offer na nakalagay na fake. Nakalagay doon, ano, may mga allowance kayo. Tapos yung sahod, ang laki. Tapos yung pamamahinga nyo, parang mga haba. Kumbaga, ano po eh, talagang mali-mali doon sa talagang sa labor dito, mali yung kanyang pagkakatirada na yan. Tapos, mag-iingat po kayo kasi pagka mga US transaction. Diba? Nakikipag-usap ka pero yung proceed ng money mo sa US. Kaya mahirap, diba? So, ito po yung mga bagay na dapat yung tandaan. So, dito sa mga nagme-message sa atin, hindi ko talaga mabasa kayo lahat, ano? Pero tatry kong ma-ano lahat ito. Inuna ko lang yung mga importante kasi may mga importante rito na may mga nabigyan sila dito ng ano eh, nabigyan sila ng mga pinapipirma sila, pinadala yung mga documents nila.
Pero may bayad, ano? Ulitin ko po, ano? Kung employer po, interesado sa inyo, isang hotel, nagpadala sa inyo ng ganito. So, yan po ay sila mismo ang gagawa ng paraan at yan po ay kukuha ng agency dito sa Canada para mag-ayos ng papel nyo. Either way, kung halimbawa ay nakausap mo itong HR nila or employer at naipaliwanag mo na kailangan mo job offer, ikaw na magpapatuloy, ikaw na maglalakad, pwede yun, pwede rin yan. Ipapadala sa iyo ang job offer, nakapangalan sa iyo, and then yun, apply mo ng work permit ang apply mo doon. Okay, pagdating mo ng airport, bago ka tataka ng border, kasi doon ibibigay yung actual na work permit mo, tatawagan mo na employer kung ikaw ba ay talagang hinayar nila o hindi, kung legit. Ganun po yun. Okay, so yun po, ano, yun po yung ating topic sa araw na ito. At marami pa po tayong mga topic sa kasunod. At ito ang mga naka-line up sa atin, ang mga magkukulab sa atin, mga nakarating dito. At kung paano ang ginawa nila, kung paano sila nakag-apply. Meron po tayong interviewin ng taga South Africa, dumating dito sa Canada. At meron din mga galing sa Saudi Arabia at galing sa Pilipinas. So abangan niyo yung mga susunod natin vlog at maganda, naghahanda lang sila. Inaayos ko lang para na sa ganun po. Sila na mismo magkwento at kung paano ang ginawa nila. Okay, yan ang aabangan natin sa susunod ng mga upload ni Daddy Lou. So guys, sana nakatulong kahit konti itong vlog natin na to. At nalinawan kayo ng konti, ano, dito sa mga scammers na to. So yan po, ano, importante ha, yung sa Embassy ng Manila, pagka nagbivisa na, inaipaliwanag ko sa inyo yan, yung mga legit na mga rider nila. Talaga meron po silang legit na pamimili ka sa website mismo ng embassy na yan. Sa Manila, ano yung mga carrier. So yan po guys, maraming salamat po ulit. At balikan nyo yung ating mga vlog, yung mga lumang vlog natin, para na sa ganon. Eh kung bago ka dito at hindi mo pa nakikita talaga ang mga idea. Kasi nagsimula po talaga ako itong channel ko na ito. Solid po ito, talagang solid po ito. Puro idea ang lalo sa mga baguhan nag-a-apply. At kung paano rin ako nakarating dito, nandiyan na rin po yung mga talambuhay ko. At kung paano ang ginawa ko mga pag-a-apply sa agency. Nandiyan po lahat yung mga tips and advice. Makakatulong sa inyo lahat yan. So guys, happy weekend. Hindi pa siguro. At saka salamat nga pala, ano, tinanlakan tayo ni SOC Digital Media, ano, para maka-inspire tayo sa iba pa, ano, sa kanyang channel. Maraming salamat sa iyo, SOC, ano, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na may picture mo sa iyong channel. Maraming salamat guys. And thank you very much guys. At yung ating interview kay SOC, pakishare nyo rin, ano, meron din tayong interview. So kung hindi nyo pa napanood, watch nyo po. Maraming salamat and God bless. Happy weekend na siguro. And good luck po. God bless. Daddy Lou signing out.